You're now watching Showbiz Noob, your daily showbiz update. Kamakailan lamang ay masayang ibinahagi ni former Senator Manny Pacquiao ang pagsasama nila ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa kanyang Facebook page, ibinahagi ni Senator Manny Pacquiao ang ilan sa mga photos at doon ay may caption ito na maraming salamat sa imbitasyon, President Bongbong Marcos and First Lady Liza Marcos. Yan nga ang caption ni former Senator Manny Pacquiao. Marami naman sa kanya mga followers ang natuwa sa ibinahaging ito ni Senator Manny. Matatandaan kasi natin na sobrang naging napakalaking issue nga ang natapos na kampanya dahil isa si former Senator Manny Pacquiao sa tumakbo bilang Pangulo ng Bansa na kung hindi tayo nagkakamali ay pumangatlo sa ranking. Marami naman ngayon ang nagulantang dahil matapos nga ang masasayang ibinahagi nitong si former Senator Manny Pacquiao nitong mga nagdaang araw ay isang malungkot na balita naman ang nabalitaan natin mula sa kolumnistang si Christy Fermin ay isang source nga ang nagbahagi sa kanya na talo nga daw itong si former Senator Manny Pacquiao sa breach of contract. Knockout sa 8-time World Division Champion si Manny Pacquiao sa civil case na isinampa ng para DGM Sports Management. Sa boto ng jury na 9-3, pinaboran nila ang para DGM Sports kung saan kailangang magbayad ni Pacquiao ng $5.1 million o nagkakahalaga ng 282 million pesos. Ang kaso ay may kinalaman sa pagtatalo sa kontrata kung saan ayon sa kumpanya ni Iraqi American Promoter Odi Athar, nakapirma sa kanila ng exclusive rights si Pacquiao para sa susunod nilang laban na iniluluto sana kontrata kay UFC star Conor McGregor. Ngunit ibang laban ang pinalaga ni Pacquiao kung saan mas pinili niyang makalaban si Errol Spence Jr. Hindi rin natuloy ang naturang bout dahil nagkaroon ng injury si Spence at si Jordanils Ugas ang nakaharap ng pambansang kamao. Dahil dito ay ipinababalik ng Superior Court of California ang $3.3 million na naibayad na kay Pacquiao ng para DGM Sports. Gayon din ang $1.8 million bilang danyos. Ayon kay para DGM Sports Legal Counsel Jude Bernstein, nasa $22 million ang nawalang kita sa para DGM dahil sa hindi pagsunod sa kontrata ni Pacquiao. Wala pang pahayag ang kampo ni Pacquiao hinggil sa pagkatalo sa kaso ng dating mambabatas. Samantala, matatandaan na si former Senator Manny Pacquiao ang isa sa bumatiko sa mga Marcos matapos nga ang nasabing halalan. Marami siyang mga sinabi na foul sa family Marcos kung saan ay ilan doon ay ang wealth na sinasabi nga na ninakaw ng mga Marcos na dapat bawiin at kung nakailangang makulong ay dapat makulong. Ilan ito sa mga binitawan former Senator Manny Pacquiao kaya namang ilang mga netizen, especially ang mga fans or followers ng mga Marcos, ay sinasabi na tila ito nga daw ang consequence na pinagbibitawan na salita ni former Manny Pacquiao sa kanyang kapwa aspirant president na ngayon ay Pangulo na ng Bansang si PBBM at sa ina nito na si former First Lady Imelda Marcos. Anyway, ano ang masasay niyo about dito? Sana nga ay ma-settle. Ang mangyayari lang naman ay bayaran ni former Senator Manny Pacquiao ang nasabing ahensya at pagkatapos nun ay tapos na. Yun nga lang, napakalaking pera nito at tila nagtapon si Manny. Sana nga ay maayos pa. Well, yan ang ating Showbiz Noob update. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Noob.